Hello guys, so this is another Kinemaster editing tutorial lang gusto kong i-share ulit sa inyo. And sa araw na to ay ang i-share ko sa inyo kung paano ba natin gamitin ang masking para maging pro level ang Luma paid transition dito sa Kinemaster. So the first step natin ay kailangan mo lang i-open yung Kinemaster application and click mo tong plus sign. And then dito sa kanyang project ay select ang aspect ratio 16:9. And then, select na natin ang gagamitin nating clip. Ayan. So, ito yung gagamitin nating clip, mga kaibigan. Then, check mo lang to. Ayan. So, ito yung bridge, mga kaibigan, na maraming sasakyan. Ito yung gagamitin nating clip. Ayan. And then, ang second step natin ay kailangan mo lang click tong layer. Then, click mo ang media. Select background. And black color, and then pull mo lang siya. Okay, and then drag mo lang dito sa baba. Pantay natin dito. Okay. And then i-drag natin to tong pull black na to ay drag natin pababa. Ayan. So i-cover natin dito sa kanyang side. Ayan. Okay, then pagkatapos niyan, punta ka dito sa my right side, dito sa solid color, at change the color to green. Di click natin tong check. Ayan, and then dito naman, select natin ang alpha opacity to reduce yung kulay niya to 35%. Okay, di check natin to. Okay, para maging stable po siya, kasi ano yan, pag mag-stable yan, click mo tong green na to, and then dito sa left side, tong key logo, click mo yan, and then start na natin okay, and then next step naman, ay kailangan natin ibalik yung kanyang alpha opacity 200%. So, punta lang dito sa right side, click mo ang alpha opacity. And then, itaas mo siya 200%, and then check. And then, next step, same procedure dito ang ginawa natin dito sa baba. So, click mo ang layer, click mo ang media, click ang background, color black select, and then drag mo to make it full. Okay, and then drag mo siya ganyan din. So, same procedure dito sa baba, kanina. Okay, and then change the color to green. Yan, so drag muna natin dito. Okay, and then change natin to green color. And then select the alpha opacity to 35%. Okay, check. And then lock this one para maging stable po siya. So click muna dito sa left side ang key. Okay. And after that, check mo tong check na to. And then same procedure, i-ano natin yung alpha opacity niya 200%. Balik natin. Okay, 200%. Check natin. Ayan, so okay na. And then next step naman ay kailangan lang natin itong i-save now to export. Okay, so export natin. Pag na-export mo na siya, back tayo. And delete natin to. Delete. Okay, and the next step naman, ay kailangan natin na i-add yung clip na gagamitin natin na background. So, punta tayo dito and select natin yung background. Ayan, so ito yung gagamitin na background, mga kaibigan. Okay, and the next step naman, ay kailangan na nating i-add yung in-export natin. So, click mo ang layer, then media, then dito sa export, ayan. And then, drag mo lang siya pull. Okay, then adjust lang natin to, masyadong ano. Ano lang natin. Okay. And then, click mo lang yan. And then, click natin na dito sa right side, click mo ang chroma key. Enable mo lang siya. Okay. Ayan na, mga kaibigan. Ito yung ginawa natin kanina, yung may green color.
review natin. Ayan, so i-adjust lang natin tong ano niya, chroma key, para maging mas maganda yung ano niya. Okay, click mo lang. Ayan, so may background na po siya. So makikita nyo kanina to, kulay green lang. Ayan, and then next step natin, export lang natin to. Click mo to, and then export. Next step ay add natin yung original na video kanina, yung clip. Ayan. Ayan, so to kaibigan, i-add natin tong original clip. Then adjust lang natin. Okay. And then next step ay kailangan na nating i-add yung in-export natin. Ito siya. Then click natin to. Okay, then adjust lang natin konti. Okay, so ito na siya. Ito yung original clip, tsaka ito na yung na-edit natin. Okay, and the next step naman ay kailangan na natin i-add yung ang kanyang transition na Luma page. So punta ka lang dito sa home na to. And then pag nandito ka na sa transition, mga kaibigan, dito sa left side makikita mo itong logo na to, guys. Pindot mo lang yan, and then punta ka dito sa baba. Mag ano ka lang, scroll ka lang pababa, then click mo ang wipe. Ito siya. And then select natin ang Luma page. Hanapin natin yung Luma page. Ayan mga kaibigan, so ito siya. So kailangan mo lang i-install to. Ayan, so na-install na siya, and then back lang tayo. Okay. And then click mo lang itong plus sign. Ito na guys, yung pang transition niya. And then di mapupunta ka dito sa kanyang transition effect. And then baba ka lang. Then click mo ang Luma page. Ayan, so ito na yung selection niya mga kaibigan. So dalawa yung transition niya, 1 and 2. So click natin ang 1. Okay, then ano natin yan. Okay, then adjust lang natin to konti to 5 seconds. Okay. And then dito naman, adjust lang natin. Okay. Ayan siya. So i-preview natin mga kaibigan. Ayan mga kaibigan. So ganyan lang po kasimple yung tinatawag na use masking para maging pro level yung Luma page transition. Ayan mga kaibigan. So ganun lang po kasimple ang ating Kinemaster editing tutorial sa araw to mga kaibigan. So ang ganda po ng pagka-transition niya. Ayan. So ganun lang po kadali mga kaibigan. In hope may natutunan ulit kayo sa bago kong sharing dito sa Kinemaster editing. And thank you so much guys. Maraming salamat sa lahat na sumusuport sa aking channel. At kung bago ka lang, huwag mong kakalimutan mag-like, share, and subscribe. And click mo lang yung bell notification para ma-update ka sa aking mga bagong tutorial. Thank you guys, and see you in my next vlogs.